Iba-iba ba ang oil ng transmission? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at meron na naman tayong na-receive na comment with regards automatic transmission at kine-question niya nga is iba-iba daw ba ang oil ng mga automatic transmission? Okay. Regarding transmission, may dalawang common na ginagamit, ano, yung ATF at yung CVT. Yung ATF, normally sa mga diesel car to or do sa mga medyo luma na mga gasoline engine. O meron pa rin naman do sa mga gasoline engine kahit mga bago. Then, yung isa naman is yung CVT. Ito, common ito sa mga small car na di gasolina. So yung mga sedan, hatchback, meron na rin crossover, meron na rin 7-seater, pero mas commonly ito sa mga maliliit na kotse, yung CVT. Then yan, may isa pa nga, yung gear oil. Pero ito naman is dun sa mga automated manual transmission. Kumbaga, manual yung kanyang transmission, pero ang nag-ship ng gear is automatic na. Okay, so yun yung tatlo, no, na commonly na ginagamit sa manual o sa transmission. So, sabi nga nila, paano ba malalaman kung anong oil yung gagamitin ko sa aking sasakyan? Mas better pa rin yan. Ako kasi, I highly recommend kung kayo ay bibili ng oil, much better na sa kasa kayo bumili. Hindi naman sa pag-ano, may mga peke na rin kasing transmission oil at mahirap din mapeke. Pwede naman bumili ng oil dyan kahit hindi mo sa kanila ipalalagay. Wala namang problema doon. So, especially kung CVT transmission yung inyong sasakyan, ano, mas recommended ko sa kasa ninyo bilhin. Kasi may iba-ibang property rin yan. Depende rin dun sa engine yung oil na match dun sa CVT transmission na yon. Okay? Sa ATF naman, medyo ito, hindi naman masyadong ano, ATF lang naman din, ano. Dito naman sa gear oil o yung automated manual transmission, ito talaga pang manual transmission yung ginagamit dito. Kasi yung component naman doon sa loob ng transmission ay pang manual lang naman. Kumbaga, nawala lang yung clutch, no, o yung pag-shift ng gear, pero yung kaha manual pa rin. So, isang question natin diyan is kailan ba dapat palitan ang transmission oil? Well, normally pinapalitan yan, depende yan sa owner's manual ninyo, no? Pero ako, I highly recommend at least every 40,000 kilometers or 2 years dapat pinapalitan na natin ang ating transmission oil. Kasi sa totoo lang, yan lang naman din talaga yung buhay niyan. Yan lang din yung way niyan para mapatagal. Well, normally sa mga automatic transmission, may filter din yan. So pag nagpalit kayo ng transmission oil, sabay nyo na yung filter. Then, yung iba kasi may mga gasket pa. So iba, binababa yung oil pan ng kanilang transmission, then doon kinukuha yung filter. So paghandaan nyo rin kung sakali, kung available din yung gasket, isabay nyo na para walang problema. Kasi minsan kasi may pagkakataon na papalitan lang yung filter pero yung gasket yun pa rin yung gagamitin. Paano kung yung gasket pala ay medyo may problema na? So magtatagas yun. So yun naman yung suggestion ko. Kung sakali, kung bibili kayo ng filter, kung may available na gasket, pasabay nyo na. Kasi every 2 years lang naman yan, or every 40,000 kilometers kung magpalit naman tayo yan. So matagalan naman yung gamit. So yun, no. So kung sakali man, ano, wag yung papalit-palitin. Okay? Kasi may tendency na halimbawa CVT yung transmission mo, nilagay mo ng ATF, pwedeng mag-overheat yung transmission. O kasi magkakaiba sila ng consistency, magkakaiba sila ng paggamit. So magkakaiba sila ng yung ano nila, yung lapot o labnaw. So hindi mo sila pwedeng pagpalit-palitin. So yun mga paps, no, with regards diyan kung iba-iba ba? Yes, tatlo yung common na transmission oil na ginagamit sa Pilipinas. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.